po ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 ng madaling araw itong si Super Typhoon Betty. And as of 3 in the morning ay namataan ito higit 1,300 kilometers po sa silangan ng Central Luzon. So malayo pa rin ito sa ating kalupaan. Kung kahapon po umabot pa ito ng peak intensity na 215 kilometers per hour, sa ngayon po ay bahagyang umhina ito into 195 kilometers per hour na sustained winds at may pagbugso hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos naman ito west-northwest or bahagyang umaangat pakaliwa at bahagyang mabilis 25 kilometers per hour. Ito po yung pinakahuling track ng PAG-ASA regarding dito kay Super Typhoon Betty. So sa susunod na dalawang araw or over the weekend, generally west-northwest yung pagkilos nito at mananatili pa rin malakas as a super typhoon. So between 185 hanggang 195 kilometers per hour yung lakas, pumupunta po sa direksyon ng extreme northern Luzon. Pagsapit naman po ng Lunes hanggang sa Miyerkules, ito yung pinaka-crucial na part dahil kung mapapansin po nila, pinakamalapit ito sa ating kalupaan, particularly dito sa May Batanes and Babuyan Islands, around 250 hanggang 300 kilometers away na lamang mula dun sa kanyang mata. Kung mapapansin naman po nila, ito yung area, yung yellow circle, area kung saan pinakamalalakas yung hangin at posibleng mahagip ng direct effect nitong si Bagyong Betty. So kapag lumapit itong 500 to 600 kilometers na radius nitong si Betty dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon, simula po sa Sunday hanggang sa Wednesday, so posibleng makaranas po at mahagip ng malalakas na hangin at malakas na ulan itong malaking bahagi po ng Cagayan Valley, northern portion of Aurora, ito rin pong northern and eastern portions of Cordillera region, at ang Ilocos North and even Ilocos Sur. Inaasahan naman po from Monday to Tuesday, kung mapapansin po nila, magiging mabagal. So crucial din po itong part na to dahil kapag mabagal ang isang bagyo, mas matagal yung epekto ng hangin at ulan dito sa ating mga kababayan sa Northern Luzon. At kasabay niyan, yung Southwest Monsoon or Habagat na siya magdadala po ng maulang panahon dito sa western sides of Luzon, Visayas, and Mindanao ay maaari po magtagal din simula po sa Lunes hanggang sa Miyerkules. Kung mapapansin din po nila sa ating latest track pagsapi ng Thursday, dun pa lamang lalayo sa ating kalupaan itong si Bagyong Betty. Bahagyang ihina pa ito, no? Kung ito ay typhoon category, pagsapit ng Lunes hanggang Miyerkules, posibleng ihina pa ito. Possible as a severe tropical storm pagsapit po ng Friday hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So ilang araw pa na mananatili sa ating PAR itong si Bagyong Betty. And based po sa ating latest track, hindi naman inaasang tatama yung sentro ng bagyo sa ating kalupaan. In terms of rainfall, pagsapit po ng Lunes, makakaranas na tayo ng light to moderate with a times heavy rains dito po sa Batanes, Babuyan Islands, and northern portions of mainland Cagayan, Ilocos Norte, and Apayao dahil sa direktang epekto nitong si Bagyong Betty. Pagsapit naman po ng Tuesday, possible yung heavy to intense sa mga pag-ulan sa Batanes, greater than 200 mm. So maaaring magamit po itong data na to, itong numbers na to ng ating mga DRR officers. Pagsapit naman po ng Tuesday ulit sa May Babuyan Islands, Ilocos Provinces, and La Union, meron tayong moderate to heavy na mga pag-ulan, so possible din tayong magtaas dyan ng mga heavy rainfall warnings and light to moderate rains in general dito sa May Cordillera Administrative Region at sa northern portion of mainland Cagayan. Pagsapit naman po sa ilang parte ng ating bansa, bagamat hindi direktang maapektuhan ng ating mga kababayan sa Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, asahan po natin yung mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon na or habagat na siya pinalalakas nitong si Bagyong Betty. Pinaapektado ang western sections ng Mimaropa, yung western Visayas at mga kalapit na lugar sa central Visayas at yung western portions of Mindanao, particularly sa Buanga Peninsula, Bangsamoro Region, Northern Mindanao, Soksarjen, ilan pang bahagi ng Davao Region. Kaya pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan simula sa Lunes hanggang sa Miyerkules sa mga posibleng malalakas sa mga pag-ulan na maaari magdulot ng mga pagbaha sa mga low-lying areas, pag-apaw ng ilog at pagguho po ng lupa sa mga bulubunduki ng lugar. In terms of severe winds, over this weekend, possible na po tayong magtaas ng tropical cyclone wind signal or babala sa hangin sa ilang parte po ng Northern Luzon, lalo na dun sa may northern portions. Magsisimula tayo ng wind signal number 1, either mamayang hapon or gabi. Then yung enhanced southwest monsoon, mararanasan din po kapag meron tayong habagat kasi hindi lang hangin ang epekto ng bagyo, kundi maaging yung malalakas po na ulan, or hindi lang po ulan,
kundi malakas na hangin na posibleng maranasan kapag meron tayong southwest monsoon or habagat. Ilan sa mga areas na makakaranas ng minsang malakas na hangin na may mga pagbugso ay itong Visayas, the eastern portions of central and southern Luzon, and the northern and eastern portions of Mindanao. So posibleng makaranas sila ng mga pagbugso kahit hindi naman po sila direktang maapektuhan nitong si Bagyong Betty. In terms of our coastal waters, kapag meron tayong malakas na hangin, meron din po tayong matataas na mga pag-alon. And as early as this morning, possible tayong magkaroon ng hanggang 3.5 meters na mga pag-alon sa eastern seaboards of Luzon and Visayas. So equivalent po yan sa isang palapag ng gusaling mga pag-alon. At tataas pa yan habang lumalapit itong si Bagyong Betty. So maring mamayang gabi, umabot pa ito ng hanggang 5 metro or dalawang palapag ng gusaling mga pag-alon. So possible na tayong magtaas ng gale warning, mag-suspend ng sea travels, specifically sa ating mga kababayan po na nangingisda. Hindi na po natin sila pinapayuhan simula mamayang gabi hanggang sa mga unang araw ng Hunyo na pumalaot, at possible din po ang sea travel suspension sa mga susunod pa na araw. So lagi po mag-antabay sa mga updates ng PAG-ASA. Sa northern seaboard of Luzon, possible na rin tayo makaranas ng hanggang 3 metrong mga pag-alon mamaya. At mamayang gabi, posible pa itong umakyat hanggang 4 na metro. As a summary, over the weekend po, inaasahan natin na si Super Typhoon Betty ay kikilos pa west-northwest, mananatili pa rin between 185 to 195 kph. Sa Lunes, kikilos na ito ng bahagyang paakyat pa, so northwestward, at babagal ang pagkilos habang kumikilos po sa silangang baybayin o silangang katubigan ng extreme northern Luzon. Maring maging almost stationary or halos hindi gumagalaw ito pagsapit po ng Tuesday ng gabi hanggang madaling araw po ng Wednesday. So crucial part nga po ito, pinakamalapit ito sa Batanes, between 250 to 300 kilometers away, at nakakaapekto na yung malakas na hangin at ulan dito sa malaking bahagi ng northern Luzon. And at the same time, Monday to Wednesday, dyan din yung time na nagkakaroon tayo ng mga monsoon rains or minsang malalakas na mga pag-ulan. At inuulit din natin, no, in terms of hangin, possible tayong magtaas ng hanggang tropical cyclone wind signal number 3 over areas of Batanes and Cagayan. Yan na po yung possible na highest signal based sa ating latest track. In terms of our intensity, mananatili as a super typhoon sa susunod na dalawang araw, pero magsisimula itong hihina as a typhoon simula po sa Lunes. However, malakas pa rin po ito considering na ito ay nasa typhoon category pa rin, Monday to Wednesday po iyan. At ilan doon sa mga factors na posibleng magpahina dito sa ating Bagyong Betty, yung mga unfavorable conditions natin gaya ng paglamig ng tubig dahil nananatili siya doon sa certain area lamang, or dry air intrusion na tinatawag, yung pagpasok ng dry or tuyong hangin na galing po dito sa may Japan and mainland China. Sa ngayon po, yung umiiral na weather system sa ating bansa ay yung southwesterly wind flow o yung hangin po galing sa Timog Kanluran. So kung ano man yung mararanasan natin ng mga pag-ulan ngayong araw, ay hindi dahil sa direktang epekto nitong si Bagyong Betty, kundi dahil po dun sa southwest wind flow na eventually, kapag lumapit pa itong si Bagyong Betty, ay magiging southwest monsoon na ito or habagat. Pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa Luzon, dito po sa lalawigan ng Palawan, umaga pa lamang, asahan na yung mga pag-ulan. Posibleng malalakas po ito at magdulot ng mga pagguho ng lupa or pagbaha. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, ganun pa rin po, bahagyang maulap at minsang maaraw naman ang kalangitan sa umaga. Subalit pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, nagkakaroon na ng mga kaulapan at possible na magdulot ito ng mga localized thunderstorms, lalo na dito sa may central, malaking bahagi po ng Calabarzon, sa may rest of Dimaropa, Bicol Region, and NCR. Possible yung mga pag-ulan lamang na saglit pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa ating mga kababayan sa Visayas, dahil dun sa outer rain bands or outer portion rather nitong si Bagyong Betty, na apektuhan na itong eastern Visayas, habang may southwest wind flow pa rin or hangin galing Timog Kanluran sa may western and central Visayas na siya nagdadala ng mga pag-ulan, light to moderate rains po ito na hindi naman tuloy-tuloy, pero mag-ingat pa rin po sa mga posibleng baha or landslides. For Mindanao, pinaka-apektado ng mga pag-ulan ngayong araw ang Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, and Caraga Region. So mag-ingat din po sa mga posibleng pagbaha or landslides dito naman sa Bangsamoro Region, Soccsavgen, and Davao Region. Mababa ang chance sa mga pag-ulan sa umaga, pero nagkakaroon na rin ng mga localized thunderstorms plus the southwest wind flow effect na rin po pagsapit ng hapon hanggang gabi.
Ngayong umaga, asahan po natin ang moderate to rough seas or katamtaman hanggang maalon na karagatan na dito sa may silangang baybay ng Luzon and Visayas. But please take note, tulad ng nabanggit ko kanina, mas maraming lugar ang magkakaroon ng matataas na mga pag-alon simula mamayang hapon at maring mas maraming lugar pa dito sa may kanluran at tibok na bahagi ng Luzon and Visayas ang magkakaroon din ng matataas sa mga pag-alon habang lumalapit si Betty, habang pinalalakas din po yung habagat or southwest monsoon. For the next 3 days, asahan natin ang makulimlim na panahon sa Metro Manila. By tomorrow, mostly cloudy skies pero mababa pa ang tsansa ng mga pag-ulan. Pagsapit ng Lunes and Martes, hindi lang sa Metro Manila kundi sa malaking bahagi na rin po ng Central Luzon and Southern Luzon ang magkakaroon ng makulimlim na panahon dahil sa pinagsamang epekto ng outer portion or trough nitong si Bagyong Betty plus the southwest monsoon. So Monday and Tuesday, mag-asahan na po kung lalabas ng bahay, magdala ng payong dahil sa mga malalakas na mga pag-ulan kung minsan at posibleng ito magdulot ng pagbaha or landslide. Sa ating mga kababayan po dito sa Norte, Cordillera Region, Ilocos Region, and Cagayan Valley, asahan po natin ang mga pag-ulan Lunes and Martes tulad ng nabanggit natin kanina. Sa Baguio City, by tomorrow, somehow nagpapakita pa si Haring Araw sa umaga. May chance na mga pag-ulan pagsapit ng hapon at posibleng magpatuloy na yan hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Sa ating mga kababayan sa Kabikulan, by tomorrow, asahan din po ang mababang chance ng ulan Sunday. So kung nagtataka kayo, hindi po ibig sabihin yan na wala tayong mararanasan mga pag-ulan by tomorrow kasi pagsapit ng Lunes at Martes, dyan na natin naasahan yung epekto ng habagat or southwest monsoon plus the trough of super typhoon Betty. So asahan natin yung mga pag-ulan for most of Bicol Region, minsan lumalakas kaya mag-ingat din po sa baha or sa landslides. Sa atong mga kaigsaunan din na for Metro Cebu, by tomorrow, mostly cloudy skies tayo, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Minsan nagpapakita naman si Haring Araw, so somehow pwede pa naman tayong maglalabas at mamasyal. But then pagsapit po ng Lunes at Martes, pakabantayan po yung ating mga sinampay or yung ating mga activities dahil possible po tayong magkaroon ng maulan na panahon sa Lunes hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo dahil po yan sa southwest monsoon. Panguli sa atong mga kaigsaunan din na sa Metro Davao, Sunday and Tuesday, generally maaraw naman po sa umaga, sasamahan lamang ng localized thunderstorms pagsapit ng gabi. Sa Monday, malaking bahagi ng Mindanao ang maapektuhan ng southwest monsoon, so asahan po ang makulimlim na panahon lalo na sa may Davao Occidental and Davao del Sur. Si Haring Araw ay sisikat 5:26 a.m. at dulubog 6:20 p.m. Yan muna, ladies.